2003 na nagretiro si Ray Rocky Palma. Hindi niya naranasang makakain ng cake sa Malacañang. Makasama sa motorcade ni Lito Atienza at lalong hindi siya napalaban ng Inglisan sa mga Amerikanong interviewer at commercial. You know? Now you know. At sa halip ng mga Thai, Indonesians o iba pang mahihilig makipagbasagan ng mukha, ang mga gustong manggulpi ng masasamang loob at mga gustong manak out ang mga taba ang mga sparring partner ni Ray, gaya nitong si Michelle. Kwento ni Ray, 8 anyos pa lang siya nang una siyang sumabak sa lona at nang mag-17, professional na siya. 26-2 win-loss draw ang record ni Ray sa ring. Naging World Boxing Council International Mini Flyweight Champion. Pagkatapos ng may 10 taong pagkikipagbasagan ng mukha, nalaman niya mas marami pang kalaban ang mas matitigas ang mukha kaysa sa kanya. Kaya umayaw na lang siya. Hindi naman ako nasisisi siya sa kahit paano, naranasan ko na, nasubukan ko ng lahat ng suntok. Lahat ang pagod, dugo, pawis, ang hirap sa ring. Isa si Ray sa 49 na boksingerong ginulpi at tinalo ni Manny Pacquiao bago ito naging world's best pound for pound champion. Noon pa lang daw ay talagang malakas na si Pacman. Siradong mata ko, tsaka dumudugo ng tainga ko eh. Umihi ako ng dugo sa kanya, sa kanya na ako ng first time na umihi ng dugo eh. Sabi lang ni Ray, daig niya si Hatton dahil siya tumagal ng 8 rounds. Nagkatalo lang sila ni Pacman sa scorecard ng mga judges. Pag lumilipad ng mga kamay niya, milyon ang suntok eh, di mo na malalaman. Maswerte na si Ray dahil kahit papaano nakapagretiro siyang malakas at walang diferensya. At kahit papaano may regular na trabaho. Hindi katulad ni Lito Laroa, nag-iisa sa isang sulok ng gym, naghihintay ng magpapamasahe para may ipangtawid gutom sa araw na ito. Dati ring professional boxer si Lito at gaya ni Ray, isa rin siya sa mga statistic sa 49 win record ni Pacquiao. Pero kung si Ray at si Pacman ay nakatikim ng kampiyonato, si Lito puro left hook. Jab, straight at uppercut lang ang natikman sa mikit 50 professional fights. Kumbaga, di siya didikitan ng mga congressman dahil mas marami pa ang talo kaysa panalo. Walang pamilya dahil iniwan ng asawa. Patambay-tambay na lang sa mga gym, nagbabaka sakali na makakuha ng sideline. Hindi ko nanalagad yung pera. Kumbaga, huli na yung pagsisi. Nakala ko, hindi maubos yung pera sa kamay. Pangalawa sa trabaho, isang bagay na lamang pa ang nais mangyari ni Lito. Ang makita ang dating gumulpi sa kanya noon sa Makati Coliseum. Gusto ko lamang yun ano kay Manny na congratulations sa lahat ng laban niya. Para kay boxing analyst at tambay ng Supreme Court na si Attorney Ed Tolentino, hindi kakaiba ang kaso ni Lito sa mga libo-libong Pinoy na boksingero. At pag sila'y nakaalasap ng konting ginhawa, talagang sagad to the max. They feel na wala nang katapusan. And they also feel that they are entitled to it because sa hirap na kanilang dinanas upang maging kampiyon. Problema pa, sabi ni Attorney Ed, wala raw nagsasabi sa mga boksingero na mag-ipon, magtipid at kung kailan dapat nang tumigil sa pagboboxing. Halimbawa raw dito ay sina Muhammad Ali na may Parkinson's disease. Si Mike Tyson na kumita na mayigit sa $300 million pero isang door attraction na lang sa isang hotel sa Phoenix, Arizona. May promoter nga na nagsabi, si promoter Don King. Ang sabi niya, when you start counting your money, that's the time when you only have a few money left. Kapag nagsimula ka magbilang ng pera, diyan ka na kinakapos ng pera. Pero hindi na natin kailangang maghanap ng foreigner na champion, you know? Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Rolando Navarrete na isang palaboy sa Jensen? At si Luisito Espinosa na isang bagger sa supermarket sa Amerika. So as much as possible, go out with your health and money intact. Do not push your luck. Do not stay too long in boxing. 30, you reach 30, medyo dog years na yan sa boxing. Be on the lookout. One bad fight, get out of boxing. Mahirap talaga maging isang boksingero. Pero mas mahirap kung wala ka na sa lona. Dahil sa lona, kilala mo ang kalaban mo. May patakaran, may rules of the game. Merong refereeng aawat kung sobra na ang gulping inaabot mo. Sa tunay na buhay, 1 in 1 million lang sa ring ang kwento ni Pacman. Ang mas maraming boksingero kasi, tulad ni Rocky at Lito, umiiwas na lang para hindi ma-knockout sa matitinding dagok ng buhay. Errol Kabatbat po, dokumentado.